Chapter 6, verse 10. Ang Diablo ang siyang pinakapinuno at tagapamahala ng lahat ng kadilimang nagahari sa mundong ito. Remember that the devil is cunning. Matalino siya. Tuso ang demonyo. So the fact na yan ang madalas na paulit-ulit na tuksong ibinibigay sa atin, ibig sabihin, that is working! Kaya naman, yan at iyan ang tuksong ibinibigay sa atin ng Diablo sapagkat alam niya na hindi pa natin totally na-overcome ito. Habang pinagnilayan ko ito kagabi, ang isang bagay na kaantig, nakatawag ng aking atensyon ay yung sinabi ni Saint John about Judas. Dapat, yung pabango na yan, hindi inaksaya yan. Dapat, pinagbili na lang yan kasi mahal natin pabango. At dapat ibinigay na lang sa mahirap ang pinagbilan. At ang sabi ni Saint John, Judas said this not because he really cared for the poor, but because he was a thief and he used to steal the contributions. So ibig sabihin, matagal nang tukso kay Judas ang pera. Nakalulungkot lang, hindi niya ito nagawang mapagtagumpayan. Pwede niyong sabihin, yung madalas na narinig natin, Father, inasmuch as our life is a continuous struggle against the evil one, totoo nga naman, hindi na mahalaga kung ilang beses ka nadadapa. Ang mahalaga ay kung ilang beses ka babangon sa tuwing ikaw ay nadadapa. I get that. But I don't think yan ay applicable sa isang particular na tukso lang na paulit-ulit ng Diablong ginagamit. Kasi ibig sabihin, na-stuck tayo. Ibig sabihin, we are not growing spiritually because we have never outgrown it. Mas ma-appreciate po natin siguro yung sinasabi kong punto kung makikita natin na hindi tayo hahayaan ng Diyos na tuksohin ng Diablo kung alam din naman niya na hindi makatutulong sa atin ito. So kung ito'y ginagamit ng Diablo upang sabayin tayo, pwede natin itong gamitin sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo mas maging mabuting tao and therefore upang mas maranasin natin ang mas maraming mga mabuting bagay at masasayang bagay sa mundong ito. You could have been a better person right now kung hindi mo na issue ang pagiging mahihiyain. You could have been a better individual right now kung hindi mo na issue ang pagiging mainggitin. Mas maganda sana at mas maayos sana ang buhay mo ngayon kung hindi mo na issue yung lagi kang utang ng utang na namumroblema ka naman kapag bayaran. Mas masaya ka sana ngayon kung hindi mo na issue yung galit na matagal mo nang kinikimkim. Mas masaya sana ang pamilya natin ngayon kung sa tuksong yan, matagal na tayo nakapag-move on. Kung hindi ka na mainitin ng ulo, kung hindi ka na bungangera, kung tinaligdan mo na ang bisyo mo sa ating bansa, siguro kahit anong virus ang tumama sa atin, madali nating mapagtatagumpayan kung hindi na natin issue sa bayang ito ang pamumulitika. Hindi tayo nagkakaisa hanggang ngayon. Kaya kahit anong problema, hindi natin agad magawa ng solusyon. Ang tatay ko po ay simula pa pagkabata ay naninigarilyo na. Ako, napakalakas manigarilyo. Pero ngayong siya ay magsa-70 na, he decided na itigil na. Ngayon makikita mo, mas gumagwapo siya, mas pumupusyaw siya, mas lumalakas siya, mas tumataba siya, mas nagiging magandang aura niya, mas nagiging masigla siya, etc. Kaya nga sabi namin, sayang, dapat dati pa. Sabihin mo, huli man at magaling, naihahabol din. Pero kuminsan, huli man at magaling at naihahabol din, ang huli, huli pa rin. Mas marami sanang early on na na-cherish na mga blessings. Kaya sana yun ang ating makita, mga kapatid. Tandaan natin, ano man yung particular na tukso na yan na kahinaan natin, maraming pinaplano dyan ang Diablo na ilinya upang magbigay ng sakit ng ulo, hindi lamang sa atin, kundi pati na sa ibang tao.
pagtagumpayan, paglabanan natin ito.